Sabi niya, mabuti pa yata maging basurero, pang itsura, madaling pumunta sa abroad. And pangalawa niyang tanong, comment, kahit lugi ang kano sa Pinay, mahilig sa hindi maganda ang foreigner. Ayan yung kanyang text. Wow naman. Wow. And bakit ba? Pagbukhang basurero ba? Hindi na pwedeng mabilis makapunta sa ibang bansa? Snacking time. Tu vas l'embêter tout le monde. Ook lekker, maar ik vind het pesto lekkerder. Maar liever lekker. Net slecht. Pagkatapos namin kumain kanina ng tanghalian, ito lang kami, pahiga-higa lang, and nanonood ng TV. Yan. It's Friday. So bukas, bisibisihan. Ay, nagutom si Mister, kaya ayan, naghanap ng snack. Pero ako busog pa ako sa aking kinain kanina kasi sobrang dami yung kinain ko kanina. Hi everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta? Long time no see, but now see now. mga ilang araw din ako hindi nakapag-vlog and ngayon lang ako ulit nakapag-vlog. Ang oras natin ngayon ay alas 4 na ng hapon and araw ngayon ng Martes. So, gusto kong magluto na medyo maaga para pagkatapos nito ay maligo ako. Kasi kapag maligo muna ako bago ako magluto, pagkatapos ko magluto, may bawang na naman ako and sibuya. So, gusto ko magluto muna ako bago ako maligo. Ayan, inom muna tayo ng tubig. Kamusta naman kayo? Ako, ayan, ito, may konting ubo pa rin. Pero medyo okay na. Okay-okay na siya. Then, ano ba? May sabihin ako pala sa inyo. Nung mga nakarang araw o nung nakarang linggo ba yun, nagbabasa ako ng mga text, mga comments pala sa aking mga YouTube videos. And, ang dami kong nababasa doon na sobrang magaganda talagang nagbibigay ng tips. So, sobrang salamat naman sa mga nag-i-effort talaga na mag-comment or magbigay ng mga tips. Pero, mayroon din akong nababasa na hindi din kaaya-aya na mga mensahe. Pero salamat pa din dahil nag-effort din kayong mag-comment. Pero, dapat huwag naman. Pero kung ako lang, dapat huwag naman tayong ganun. Kasi, basta, hindi naman siguro masaya na nakakasakit tayo ng ibang tao, diba? Pero kung kayo, masaya kayo na nakakasakit kayo ng ibang tao, then let's go. Joke lang. May nag-comment lang doon na sabi niya ay ano daw, mabuti pa daw ang mukhang basurero kasi mabilis lang makapunta sa ibang bansa. Tama ba yun? Wait lang. Kunin ko yung aking cellphone na doon. So, ito yung ano niya. Comment niya. Ah, dalawa pala yung comment niya. Ayan. Sabi niya, mabuti pa yata maging basurero, pang itsura, madaling pumunta sa abroad. Ay, yung aking binalalaki, ano? Yung, ano, binili. Dinala niya sa labas yung aming garbage. Siya kasi yung taga-labas, yung taga-pasok dito sa loob. Ang sweet na aking biyanan. And, pangalawa niyang,
tanong, comment kahit lugi ang kano sa Pinay, mahilig sa hindi maganda ang foreigner. Ayan yung kanyang text. Wow naman. Wow. Yan lang aking reaction. Wow naman. Pero hindi. Ang masasabi ko lang ay hindi naman ako hindi naman ako nasasaktan, hindi naman ako apektado kahit ano pang sabihin sa akin, kahit sabihin pa na ano, ayan, kung ano-ano pang sasabihin, hindi ako nasasaktan and hindi ako naapektuhan. Wala akong pakialam, pero gusto ko lang sabihin, gusto ko lang mag-share ng aking opinion din. Ano ba yung unang ano niya, comment? About sa mabuti pa atang mukhang basurero kasi mabilis lang makapunta sa ibang bansa. Hindi naman ganoon. Marami din naman na magaganda at gwapo na mabilis na nakapunta sa ibang bansa. And bakit ba pag mukhang basurero ba hindi na pwede mabilis makapunta sa ibang bansa? Wala naman ganoon. Dapat ano lang equal lang para masaya. Pantay-pantay lang dapat sana ang lahat para masaya. And, ano pa ba yung sasabihin ko? Ano ba yung pangalawa? Lugi daw yung Pinoy kasi ano, mahilig daw sa... lugi daw yung Kano kasi mahilig sila sa hindi magaganda. Hindi naman lahat. Huwag naman lahat eh. Hindi naman lahat. And minsan naman kasi wala naman yun sa itsura. Yung iba naman hindi naman tumitingin sa itsura. Yung iba naman tumitingin sa personality. Ayan. And ano pa ba? Ano ba yung masasabi ko? Dapat huwag din tayong manghusga. Kung alam mo lang kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng mukhang ito, gaano ka hirap na mga trabaho na pinasukan ng mukhang ito bago ayan, ano ba? Ayan, bago mo laipin, ganun. Grabe. Siguro masasabi mo na kaya pala. Kaya pala, ganun. Para sa akin, dati ganun din naman ako minsan nagja-judge kaagad. Hindi ko man sinasabi, or minsan baka nakapagsabi ako, or minsan sa isip ko lang. Pero ngayon talaga na medyo may edad na ako, na-realize ko na huwag tayong manghusga kaagad, lalo na kapag hindi natin kilala yung tao, or hindi tayo witness sa mga nangyayari. Kasi ano talaga, wala talaga tayong alam. Ayan, hindi maganda mag-judge kaagad. Pero dati talaga nung bata-bata pa ako, na-insecure din ako sa mga magagandang balat, makuputi, magaganda, ganun, sexy, ganun. Parang iniisip ko sana ganun din ako. Pero ngayon na medyo may edad ako, nag-iba. Inisip ko na ngayon na dapat magpasalamat ako kung kasi kahit hindi man kagandahan or kagandahan ng balat, at least marunong pa rin, nakakalakad pa rin tayo, makakapagsalita pa rin tayo, nakakita pa rin tayo, nakakarinig pa rin tayo. Yun, dapat magpasalamat tayo na meron tayong ganun. Ano pa kaya kapag meron tayong parang halos perfect na yung ano natin na itsura, physical na itsura din? Yeah, magpasalamat na rin tayo dahil ganun, mapala tayo. Wala naman yung, kung ganito man yung itsura, hindi ka man nagagandahan sa akin or whatever. Hindi ko lang magkasalanan kung ganito yung itsura ko, diba? Pero alam mo, kontento ako sa aking itsura. Masaya ako kung anong meron ako. Kahit hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, kahit hindi man ako nakapag-high school, proud pa rin ako kung ano yung narating ko. Kahit, kahit wala akong diploma, pero
nagsimula ako magtrabaho, mga 14 years old, and nag-stop ako 27 years old, and kaya kong mabuhay na mag-isa, malayo sa aking mga magulang, and hindi lang yun, natulungan ko pa ang aking mga magulang. So, yun na lang yung iniisip ko sa sarili ko na proud pa rin ako, dahil kahit, yun nga, wala akong natapos, pero ang dami ko pa rin nagawa, di ba? Ganyan lang dapat yung iisipin natin. Pero sa ano naman, yeah, ganyan talaga ang buhay. Meron naman, hindi naman talaga lahat ng tao ganyan ang iniisip. So, para sa akin, ito lang din yung aking opinion. So, yun lang. Magluto na ako. Ayan, magluluto na ako pala. And ito pa, may naalala ko, dati noong nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, nung mga teenager pa lang, sa mga 15 to 20 or 20 plus. Talagang, yeah, lagi namin binibili na sabon dati, ano talaga, yung whitening. Pero halos naman natin, halos na ata ng sabon sa atin, may ano, pang pampabuti. Pero ngayon, nung nakapunta na ako dito, nag-iba yung aking, diba? Nag-iba yung aking paningin. Nagagandahan na ako sa kulay brown and sa kulay black. Maganda rin naman ang, ano, syempre, ang mapuputi. Pero ngayon, parang na-appreciate ko na yung kagandahan ng kulay brown na balat. Or kulay black na balat. Nagagandahan na ako. Kaya, ngayon wala na akong ginagamit sa aking mukha na pampaputi. Yung ginagamit ko lang ay simple yung sabon lang. Palmolive. Yung palmolive dito, wala namang ano, hindi katulad sa atin na yung palmolive sa atin may papaya. Pero dito, ano lang, palmolive lang. Yung normal lang talaga. Walang pampaputi. And, meron din naman sa mga Asian store. Pwede naman tayong bumili sa mga Asian store na mga pampaputi. Pero wala, gusto ko na lang ngayon na ano, ay ganito, yung kulay ko. Accept ko na siya. Pero sa mga tao naman na gusto magpaputi, ayan, wala namang problema sa ganun. Kung saan tayo masaya din, doon tayo, di ba? Yun lang ang aking masasabi. So, ayan. Hi, buhay. Yeah, can in Manila, can ok in Dumaguete, mar legalize red ribbon alin in Manila ding cake. Mar good need now in yeah, Miss Kenji do now, Kennedy. Manila. DFA. Manila, too? Yeah. Do you take DAF, too? Yeah, in DAF. Alright. Then you apply and then the next day you found them tayo. Tapos na akong magluto and nandito na rin si Mustel. So, kakain na kami. Ang kakainin ko ay itong gulay, itong broccoli and itong baby beans na in-steam ko lang. And itong cutting chicken. Ayan. Baka itong kalahati lang na chicken kainin ko tapos bukas naman yung iba. Hindi ako masyadong gutom kasi marami akong kinain. Rice kanina umaga and mga 9 ng umaga and hanggang ngayon ay gutom. Busog pa rin ako kasi wala akong masyadong ginagawa ngayon. Isang oras lang yung trabaho kanina, so ayan, busog pa rin ako. Ayan, kanina ng umaga nagsulat pala ako na aking i-shout out. Ayan, ito na yung aking ipang shout out. Ang una ay shout out to Pinay in Canada, Thomas. Ayan, nagbablog din siya na doon siya sa Canada. Kung hindi nyo pa napuntahan ang kanyang channel din,
puntahan nyo din kapag may time kayo. And next, shout out to Annalisa Hulu. Shout out to Regine Kabir. And sabi niya, shout out to Vanessa Umpaling from Junisa Kabir Umpaling. Shout out to Fredilyn Magaliano Palermo. And shout out to Isa Love. Shout out to Maricel Corpin OFW from Hong Kong. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga OFW ayan na nanonood ng aking mga vlog. Ayan. Shout out to Imelda Malinag. Shout out to Angeline Bilonio and shout out to Irene Sagulka. Basta shout out na lang to Irene. Ang mahirap yung ano apelyido, so ayan. Shout out to Cherry Kapangara. Ayan, ang baon ni Mr. So ayan, magbababay mo ako sa inyo guys kasi maliligo na ako. So see you on my next video. Maraming maraming salamat sa lagi niyong panonood and sa pag-subscribe na rin sa aking channel. Good night! Nood muna kami ng TV pagkatapos kumaligo. So, ayan. Bye-bye!